mayroon tayong i-re-repair dito na flat TV, Panasonic. Ang model guys ay 3288. Okay, so anong problema? So hindi pa nabubuksan. Ayan pa lang, ayan pa lang yung kanyang warranty seal. So, okay. Alright. Okay, so isaksak na din guys para makita natin kung ano ang problema. Okay, nakasaksak na yan. Standby is present. Power on natin. Power on. Okay, nag-blink kanina. Bi-blink-blink. Green, red. Green, red. Ayan. So, ayan, nawala. So, okay. So, meron siyang backlight, guys. Good yung kanyang backlight. Yeah, kita niyo, pumuputi-puti. Yan. Pumuputi-puti. Pero, black screen lang siya. So, ang problema nito, guys, ay sa clocking signal na may short dun. At, okay, kaya black siya. So, good ang kanyang backlight. Pero, black lang. Totally black. So, yun nga guys, sa clocking signal nga tayo mag-focus dyan. So, mag-check muna tayo ng top board niya. Kasi top board ang ginagamit nito guys. Kasi Panasonic is China TV ito. Katulad din ito ng mga X. Katulad din ito guys ng mga Ace. Ganyan. Extreme. Ganon. Konica. Oo. Yung basta yung mga China TV guys. Okay. So, buksan ko lang guys. Okay, so na-unscrew ko na lahat yan at pwede nang buksan. Mayroon din ano guys dito. Ito yung safety or warranty seal niya at saka mayroon din nakatago dito na tornilyo. Sisirahin niyo na yung, ano, yung parang sticker na yan para ma-access niya guys. Okay, tanggalin natin. So kahit ganyan na lang. Kasi dito naman tayo guys magpo-focus. Dito sa top board niya. Okay yan. Okay ang kanyang power supply. At basta yung board niya guys, okay naman yan. Sure yan. Kasi ang may problema is dito. Sa clocking signal nga yan. Mag voltage check muna tayo. Gamit tayo ng digital tester. And then mag body ground tayo. Yeah. Okay. Then isaksak na din. Check natin guys yung mga 5 digital 5 voltages mga ganyan. Basta yung mga voltages na required dito sa T-con nya guys or yung top board. Okay, saksak na din. Okay, nakasaksak na yan. Ayan, i-power on natin. Power on. Okay, nag-blink-blink na. At umilaw na yung backlight. Nailaw na yan eh. Yan, umilaw na yung backlight. And then mag-check tayo. Okay, ito yung VGH nya. O kaya yung V-on. Von. Ganyan. So, ito. So, dapat meron tayong ma-check dito na 20 hanggang 30 volts. Ayan. Von nya. Dapat may 20 hanggang 30 volts. So, wala. Wala tayong nasusukat. 0.8 lang. 0.08. And then, yung VCC niya na 3 volts. Meron dapat itong 3.3. Okay, present. Present. Present naman, guys. Ayan, 3.3. VCC niya, okay. Okay, check din natin yung AVDD. Dapat meron itong dapat meron itong 14 hanggang 20. Ito na yung VDA niya guys, AVDD, VDA, yun. So, dapat meron itong 14 hanggang 20 volts. 4.94 lang. Okay? 4.94 lang siya. Voltage in niya guys, in. So, 12. Okay, good. After yan, dapat meron din 12 yan. So, yung fuse niya.
Okay, good. Yung bin in, be in, be out, be in. Ang gagawin natin dito guys ay magkakat tayo ng clocking signal. So meron ditong left and right clocking signals. So ito yung right. Tanggalin muna natin sa sakan. Magtusok-tusok kasi ako guys. Ayan, so ito yung right channel. Right clocking signals, and then ito yung left clocking signal. So magkakat tayo dito tayo sa gold plated magkakat para kapag idudugtong natin, kung mali man yung nakat natin ay madali lang magdugtong ulit. Alright, so kailangan ang gagamitin nyo ay matulis na cutter at dapat meron kayong magnifier, lupe tulad nito, lupe o kaya yung magnifier guys na eye class magnifier na tulad ng ginagamit ko ngayon. Okay, so magkakat tayo guys. So mag-uumpisa muna tayo. Saan yung pangkat ko? Kunin ko muna. Okay, so ito yung pangkat natin. Ang ikakat natin guys, zoom lang natin para makita niya. Ayan, dito sa clocking signals niya, dito. Okay, dito guys. Basta yung mga may mga maraming yung mga may tagdadalawang paa, yun na yung mag-umpisa guys ang clocking signal. So dito tulad din nito. Dito. Ang liwanag naman, linaw. Ayan. So ito yung clocking signal. Yeah, ayan. Yan yung mga clocking signal. So unahin muna natin guys dito sa left, mag-cut. And then mag-test tayo. Tingnan natin kung present na yung kanyang VGH na voltage. Pero kung wala pa rin, susuri natin yan. And then dito naman tayo sa kabila. Okay, so mag-cut lang ako guys. Okay, so tapos na ako mag-cut guys. At ito na yung kinat natin. At ito na yung kinat ko. So meron siyang 6 na nakat dyan. Ayan. So 6 yan guys. Okay, magsaksak tayo. Mag-test tayo ng voltage. Kung meron na ba siyang VGH o kaya bone. Okay, so saksak. And then power on natin. Okay, naka-on na 'yan. And then check natin yung bone. At meron na siya, guys. Meron na siyang 30. Yan. Hoy, mag-focus ka. Okay, so meron na siyang 30. Ulit natin. Na kanina ito ay drop yan ng 4 point. Basta 4 point. And then yung AVDD guys na dapat 14 hanggang 20 volts ay meron na siya ngayong 13.97. So 14. Okay. And then yeah, the ratio lang naman guys kanina ang wala, yung VCC na 3.3 is present naman yon. So okay naman. Okay, so magtingnan natin kung meron na ba siyang display o kaya image. Tingnan natin. Ayan. So meron, kaya lang nasobra natin guys ng cutting kasi meron black doon sa baba or doon sa taas niya guys. Yan, black yan. Pero meron na dito sa baba. So in that case, kailangan natin magsuoli ng nakat. Yan. So maganda guys na kapag ka magkakat ka ay dito sa gold plated niya para madaling ibalik ulit guys kapag ka may mali. Ayan. So magdugtong tayo ng isa-isa, paisa-isa. Alright, so idugtong ko lang guys. Okay guys, nagbalik-balik ako, nagbalik-balik ng pinutol ko guys at ganyan na yung natira. Ayan. So dalawa lang guys ang hindi nakakonek. So dalawa lang guys ang hindi nakakonek. Ayan, kita nyo naman. Okay, so nilagyan ko ng wire para magdugtong.
Okay. So, itis tingnan natin, guys. Tingnan natin kung okay na ba siya, kung stable na ba yung kanyang image. Okay. So, saksak natin. Power on. Okay. So, ayan. So, steady na. Okay na ulit. Soli ko lang, guys. And then, lagyan natin ng signal para malaman natin kung ano ang epekto nung pinutol natin. Alright, guys. Testing na tayo. Okay. Nag-standby na yan. Power on. Kung hindi ka pa nakasubscribe, guys, sa channel natin, please subscribe para hindi mo ma-miss, guys, kapag meron tayong bagong upload. So, okay na, guys, yung TV. Napagana na natin ulit. Meron na siyang image. Wala akong signal. Ang pwede ko lang ilagay ngayon, guys, ay sa antenna. Antenna. Kasi nilipat ko na, guys, yung signal nandun na sa dulo. Okay, lagyan lang muna natin ng antenna muna. Ayan, so nagre-reprogram tayo, guys, kasi walang nakaprogram na channel. So ang epekto nung pinutol natin, guys, kung mapapansin nyo, yan parang may guhit-guhit yan. Yan dito sa OSD niya, parang may guhit-guhit. Pero sa actual, guys, hindi mo yan mapapansin hanggat hindi mo titignan ng mabuti. So mga technician versus sa mga customer, guys, or yung may-ari, hindi nila napapansin yan. Pero sa technician, alam niya, guys, na merong napatay na dyan, guys, na linya ng pixel. Ayan. So, pero sa dito naman, guys, sa actual ay parang walang nangyari, parang ganun. Pero kung titignan mo talaga, guys, ay meron yan napatay na linya. Mas napapansin nga nila yung black dito sa taas at saka dito sa baba kapag ka naka-channel, ano sila, channel 2. Ayan, o naka-ABS sila. Ayan. So, hintayin lang natin, guys, na mag-okay lahat. Channel, ano tayo? 5. Ayan. So, ayan, guys. O, hindi na napapansin na hindi masyadong halata. Or parang normal lang, guys, na ang epekto nung pinutol natin. Ayan, guys, tapos ang ating repair. Kapag ka nakatulong naman tong video, please subscribe naman sa channel natin kung hindi ka pa nakasubscribe, at palike na din tong video natin. Maraming salamat, guys, sa panonood.